Hindi ko kasi din alam kung paano ko uumpisahan. Ang dami kasing naglilinger sa isip ko, paano ba ako mag-i-start dito sa magiging topic natin ngayong gabi. Total, binanggit rin lang kanina ni Ate Consiscale na walang dating sa kanya. Weird sabi niya, wala siyang pakiramdam. Siguro dahil out na siya sa MCGI at totally pinalimutan niya na ang MCGI. Well, with all due respect din naman kay Ate Pet, at sa akin kasi may kurot. Tanong ko kanina noong nagsasalita si Ate Pet, bakit sa akin may kurot? Sa akin kasi simple yung dahilan. Ang nagsalita kasi isang taong hanggang ngayon pinapahalagahan ko. Wala akong laban kay Kuya. Mabait siya sa lahat ng aspeto ng pagiging kuya sa amin. Naramdaman po namin yon kay Kuya. At si Kuya po hanggang ngayon ay taga-akay ng aming mga magulang. Kaya siguro may kurot. Siya po ay taga-akay pa rin ng aking mga kapatid, mga kaibigan, mga kasama namin po dyan sa MCGI. Siguro kaya may kurot. At total, nabanggit rin lang ni Broccoli yung salitang make my day. Alam mo, Broccoli, ngayon ko lang naisip, yung make my day. Alam mo ang kahulugan ng make my day? Na-realize mo na ba yung kahulugan ng go ahead and make my day? Kasi parang passing lang sa atin, hindi natin nakukuha yung buong kahulugan ng salitang make my day. Isa pala siyang idiom. Tinry kong research right now dito sa chat GPT. Ang binigay niyang definition, make my day is an idiom that means to make someone's day enjoyable or satisfying. Wala kahulugan nun. Yung type na, for example, sabi niya, a person might use it to request someone to do something that would bring joy to them, such as delivering good news or pleasure. Yung palang make my day, ang ibig sabihin nun, gawin mo yung bagay na magpapasaya sa akin. Yes. Diyan tayo papasok sa usapan. Ayan. Talabalistan siguro, Broccoli, kung paulit ko pa yung video, no? Pero, narinig naman ng mga taga-subaybay natin na gusto nyong umalis. Ano? Gusto nyong umalis? Di umalis kayo. Go ahead. Make my day. Ang ibig palang sabihin ng make my day is something that would bring joy to you. So yung aalis would bring joy to you. Kuya, I hate to see that. I hate to hear that. Nanay ko aalis would bring happiness to you. Kung mayroong nararamdaman ng nanay kong hindi tama. Kung may nararamdaman yung mga kapatid ko sa iglesyang hindi tama, would it bring happiness to you? Naiintindihan mo po ba ang sinasabi mo, kuya? Ang sabi nga ni Ima kanina, based from a Catholic observer, sabi niya, hindi siya nanghihimasok. Pero yung gamit mong salita, unexpected sa isang preacher. Nawiwirduhan siya, anya. Coming from a Catholic observer. Sabi nga ni Broccoli, di ba dapat sa employee, tatanungin mo, what can we do to make you stay? So, you're looking for feedback, gaya na sinabi ni Ate Pets. Meron siyang tenant, ano? How can we improve kung paano namin kayo patitirahin dito sa inuupahan nyo? Are you not open to that? At masaya kang may aalit na miyembrong inaakay mo for so long in the past. Now, balik tayo sa statement ni Kuya. Ang sabi niya dun sa introduction niya, walang kagaya ng iglesia ng Diyos, sabi niya. Yung sekta nila na gumagawa ng ganitong paggawa. Yung concentration ng ginagawa nila, wala yan sa ibang iglesia. Yan ang sabi ng kuya. Well, ganito sagot ko dyan. Yan naman talaga yung pinampalatayanan majority ng kapatid sa iglesia. At ang paniniwala na natin, kaya umabot ng dekada-dekada ang maraming kapatid sa iglesia. Proud tayo eh. Lalo na nung nabubuhay pa si Beth. Kung natatandaan mo nun, Broccoli, si Beth nag-guest noon eh sa debate with Mari at Pare sa Channel 7. Nakakapanood ka ba nun? Opo.
Ako, nakapunta pa ako ron sa studio eh. Nandun pa si John Regala, kung napanood mo yung debate na yun eh. Talagang pag nagsalita si Beth, palakpakan. At talagang sa ating gabi, uuwi kami noon, masaya kami. We support him all the way. Sa mga diskusyon sa Quiapo, for sure naman naka-attend ka riyan. Sa Tukat, sa Muñoz, sa Bicol, pakiramdam natin, di ba lahat ng bumangga? Ang feeling nga natin noon, talagang tayo yung bayan ng Diyos eh, di ba? Kaya kahit pasalamat tayo noon, tatlong araw sa Apalit, buong araw yon para po sa kaalaman ng iba. Dati po ang pasalamat noong tatlong araw. Natatandaan mo po ba yung broccoli? Alas 6 ng umaga nagsisimula. Oo. At tatandaan mo yun? Pungas ka pa. Oo, kwera ko halong nun eh. Oras yung natatapos. Sige, kung tanda mo. Midnight na yon. Oo, kita mo. Oo. Inaabot tayo ng alas 12 ng ating gabi, di ba? Mm. Tapos anong oras mag-i-start yung second day ng STBB, Broccoli? Ganun ulit. Kaya maaga ulit. Di ba? Oh. Yung iba nga, tingnan mo naman, alas 12, matutulog ka alauna, alas 12. Matutulog ka agad eh, di ba? Yung iba maliligo na kasi umaga, ahirapan sa pila, di ba? Pero nairaos natin yon tatlong araw sa Apalit, buong araw magdamag. Walang pagod-pagod. Masarap sa pakiramdam. Yung feeling mo, maghukuman, may assurance ka sa langit. Ganon tayo nun. Ganon ang iglesia ang sinampalatayanan natin. However, along the way, eto na nga, dumating ang isang malaking dagok sa ating pananampalataya. Naniwala tayong buong buo noon na hindi na magtatagal ang mundo. Naririnig mo yan, sinasabi ni Beth. 10 taon, 15 taon, matagal na siguro yon. Di ba nanampalataya tayo nun? Na darating na ang Panginoong si Kristo, dadatnan si Kuya, at dadatnan si Brad Eli. Magkakasama tayo nun sa Pampanga, awitan. Sabi nga natin nun, magkakagulo mga taga-sanlibutan. Well, tayo, magdidilbil tayo ng baka. Natatanda mo yung kwento na gano'n ni Beth? Nasamantalang ang taga-sanlibutan ay nagkakagutom, tayo naman ay nagdidilbil sa baka. Kaya binigay natin lahat. Inialay natin ang kabataan natin, nag-abuloy, nangutang yung iba, puspusan yung pagpapalaganap, kasi nga alam natin, malapit na ang pagwawakas dahil naririnig natin kay Brad Amy. Ngunit, subalit datapwat, may nangyari. Nagulangtang ang buong bayan. Isang araw, dumating sa atin ang balita. Talib ka pa ba nun, Broccoli, nung February 2022? Opo. Nasa lokal na lang ako. Nung mamatay si Hindi na ako work at pa. 2022 ngayon, ano? 21. Oh, 21. Ah. Oo. So, kaanib ka pa noon? Opo. So, nung dumating sa akin yung balita, hindi ako makapaniwala. Para akong binuhusan nung, alam mo yun, yung pakiramdam na para bang may uminit sa buong katawan mo. Teka lang, hindi totoo yan. Parang, hindi mo kayang tanggapin. Fake news. Hindi totoo yan. Fake news yan. Hindi totoo yan. Tugo ng Diyos yan eh. Bakit mamamatay? Alam ko dadat ng buhay ang pati si Brother Daniel. Di totoo yan. Di totoo yan. Ano yan? Kumakalat ng mga balibalita lang yan. Ganon. And then, walang nakakaalam ng pangyayari. Dahil nasa Pilipinas tayo eh. Ang nakakaalam mga taga-Brazil. Umalat ang tek. Ipanalangin daw si Brother Eli. Panalangin daw si Brother Eli. Kumakabog na yung libid ko. Pero dinadaya ko pa rin sarili ko. Eh, tugo ng Diyos yun eh. Bayang kami ng Diyos eh. Paano mamamatay yan? Mamamatay yan. Nung gabi na yung Broccoli, meron tayong servisyong kapatiran. Natatandaan mo yun? Tumasagot si Brad Eli ng open forum? Apo. Servisyong kapatiran. Ang haba ng awitan. Tapos, yung mga emoji, nag-iiyakan. Teka, matama sa pakiramdam. Parang walang makamove on. Parang ano nangyayari? Ang haba. Tapos, nagpapapanangis yung ibang choir. Tapos, yung mga emoji ng mga kapatid.
May something. May kakaiba. May pasok ako that night. Hindi ako pumasok. Kasi meron akong kakaibang nararamdaman. Nag-umpisa si Kuya na nalangin si Bragdon Kapulong kung di ako nagkakamali. Malalangin siya. Hagulhol talaga yung iyak ng kapatid. Normally, si Bragdon nila mag-uumpisa, papasa niya kay Beth. Naririto po ang kapatid na Eli Toriano. Kapatid na Eli, magandang gabi po. Ganun niya yun umpisahan. Nag-umpisa si Kuya, walang tinatawag na kapatid na Eli. Ang haba, mag-iisang oras na, walang tinatawag na kapatid na Eli. Mutulo na luha ko. Sinatko na yung iba kong mga kapatid. Nanghingi ako ng mga impormasyon sa kanila. Broccoli, nung gabi na yon, nung araw na yon, na hindi mo maipaliwanag na dahilan, ramdam ng buong kapatiran yung isang brother Turianong nawala. Ang bigat sa loob, masakit, hindi mo ine-expect. Yun siguro ang pinakamasamang balitang naramdaman ng buong bayan ng Diyos na mawala yung kapatid na Turianong kinikilala nilang subo. Nabigat sa loob, ang hirap tanggapin sa kalooban. Dahil doon, nagkaroon ng unti-unting pagbabago sa loob ng iglesia. Yung pangyayari na yon ang magbabago ng nabuo mong kwento na nilagyan mo na ng happy ending. May inilagay akong happy ending ng istorya na hindi ako nag-aral, hindi ko tinapos ang pagkukolehiyo ko. Dahil naniwala akong may darating na paghukom, may darating na Kristo, may dagat ng Brother Soriano. Pero nawala. Namatay yung hinahangaan naming tugu ng Diyos. Na parang hindi totoo, para siyang panaginip lang. Yung tipong, teka, Panginoon, di ba bayan mo kami? Ikaw yung kakampi namin, di ba? Bakit mawawala sa amin yung taong naging ehemplo namin? Bakit? Napilitan ako magtanong sa Diyos ng salitang bakit na hindi ko ginagawa dati. Dahil dyan, nagkaroon ng lamat yung paniniwala namin. Ima, pasensya ka na, usapan mo ng MCGI. Pinilit namin gamutin ang sarili namin. Sinabi namin sa sarili namin na, well, kalooban to ng Diyos. Siguro, hinugna si Brother Daniel para akayin ang kapatiran. Alam mo, majority na ng kapatid, gumawa kami ng panibagong istorya sa isip namin. Ang istorya na yon, pinagpahinga na ng Diyos si Beth. Pagod na kasi si Beth. Nagtahi-tahi na kami ng kwento. Ayaw kasi naming questionin ng Diyos. Bumuo kami ng kwento, pagod na si Beth, hinug na si Brad Daniel, kaya na ni Brad Daniel akay ng kapatiran. Dahil ayaw naming magkaduda sa Diyos, ayaw naming magkaroon ng duda ang aming pananampalataya. Malungkot man, hinika pa rin naming tumunod. However, along the way ng aming pagtunod, eto na ang panibagong subalit gatapwat at ngunit. Sa pagsunod natin sa panibagong administrasyon, may nakita tayong kakaiba sa matagal na nating tinampalatayanan. Yung dating dahilan kaya tayo naanib dahil sa aral na ipinakikipagdiskusyon natin, well, parang naiba. Naging taltalan na lang na walang kwenta. Ang laki ng shift dati, diskusyon, ngayon taltalan lang. Marami yung ayuno noon na hindi ka kakain, iinom, pwede na ngayon. Dati, Broccoli, natatandaan mo ba yung nag-aayuno tayo pambuong bayan? Natatandaan mo yun? Apo. Pagpasalamat ng kapatiran. Di ba lahat tayo mag-aayuno? Pero ngayon, pansinin mo, meron pa ba ngayong pang-ayuno ng buong kapatiran sa MCGI? Wala na. Bago magpasalamat, ano meron? Wala alam na. Mo kung ano meron? Fiesta ng concert. Fiesta ng Diyos. Diba? Kainan ang meron. Pero dati, dati ayuno ang meron. Dati. Ngayon, fiesta ng Diyos. Marami na bago eh. Pwede ka na rin magpatawad.
nang hindi natin kailangang pag-usapan yung tigalot na bumabangon sa kapatiran. Dati pagka may laban ka ng kapatid, ang utos, punta mo yung kapatid, makipagkasundo ka. Ngayon, kahit di mo siya kausapin, sa isip mo, sa puso mo, magpatawaran kayo. Palagay mo, Brokoli, totoo ba yun in reality? Hindi, pangit yung ganun. Yung hindi tayo magkikibuan, sasabihin na lang natin, ang kapatid nag-iibigan yan, kahit na hindi yan magpatawaran verbally, sa pananampalataya, gawin natin, kalibutan na yun. Huwag na nating intindihin. Palagay mo, real talk lang. Totoo yun. Hindi maganda yan. Hindi. I don't Alam mo agree. Kung bakit? Alam mo kung bakit? Eh, kasi yun yung nag-uusap na eh. Yun yung nag-uusap na eh. Pagkatapos mag-uusap, may tigalot pa rin eh. Tama? Pero ano naman yung hindi nag-uusap? Palagay mo, alam mo, may sigalo tayong dalawa, hindi tayo nag-uusap. Sa puso mo, sa puso ko, pinatawad kita. Pinatawad mo ko. Palagay mo, totoo yun sa puso natin. Sabi lang ng bibig natin yon. Bakit? In reality, nag-uusap na nga mismo yung dalawang magkaibigan eh. Yung dalawang kapatid eh. Hindi pa rin magkasundo eh. Nag-uusap na yun ah. Pero lalo na kung hindi pa kayo nag-uusap, bakit kayo magkakasundo? Ayun. Malaking pagbabago yon sa loob ng iglesia. Nadagdagan pa ng maraming issue. Nagpapalakas na sa kapulisan, concert dito, concert doon, na wala yung pulong, walang exposition, walang open forum, concentrate tayo sa good work, may claim tayo na tayo lang may karapatan, dagdag mo pa yung maluhong pamumuhay ng sambahayan, may Area 52, may bentahan ng alak sa Brazil, kung ano-ano pa. Ang dami, nagsasaling bayan sa isip. In short, along the way ng pagsunod mo sa MCGI, umutbong yung pagbabago sa dati nating kinikilalang magiting na samahan. Marami ang nagduda, marami ang nagtanong. Marami nagkaroon ng struggle. Marami nahirapang paghilumin yung kanilang spirituality. Naghanap ng makakausap ng palihim dahil takot sila na mabansagan na iba na ang diwa. At dito nagsimulang itilang yung tambayan ng bayan. Alam mo kung ano yun? Yun yung Reddit. At din ako nag-umpisa sa'yo, Brokoli. Nung mga panahon na yon, hirap ang loob ko. Nabibigatan ang loob ko kasi ang bigat ng nararamdaman ko. Hindi ito ang aral na napakinggan ko sa loob ng MPGI. Bakit nagkaroon ng pagbabago? Nung panahon po na yon, wala akong makausap. Takot akong kausapin ng manggagawa kasi baka matag ako bilang isang hindi sumasampalataya at walang pananampalataya kay KD. Ang naisip kong kausapin, kung bakit ba naman nakatikatihan ko, si Brokoli ang kausapin ko. Nag-set ako sa kanya. At tatok ako eh. Di naman to naniniwala sa Diyos, pati ito kakausapin ko. Hindi ko alam. Siguro dahil wala akong makausap. Sino kakausapin ko, Brokoli? Kapatid? May intindihan ba ako ng kapatid? Palagay ko, hindi eh. Baka ang maramdaman ko, matakwil lang ako ng kapatid at baka masumbatan pa ako. Ano ka ba naman? Tagal-tagal mo sa iglesia, ganyan ka pa. Diba? Sino kakausapin ko? Sino TNT? Hindi. Baka kung ano pa marinig ko eh. Ang kinausap ko po isang atista. Wala akong mapagsumbungan. Sabi ko sa kanya, pwede ba makipag-usap sa'yo? Doon nag-umpisa yung pag-uusap namin dalawa ni Brokoli. At doon, nakilala ko yung Reddit. Akala ko ako lang mag-isa ang nakakaramdam nung nararamdaman kong nahihirapan ang loob ko. Akala ko ako lang yun. Kasi natatanda mo, Brokoli, tinabi ko sa'yo noon, bakit sila tawang-tawa sa sinasabi ni KDR, tuwan-tuwa, naghahalo kay Ubi si Brad Jotel. Bakit ako hindi? Ano ba, iba ba nito ako? Ganun. Bala ko ako lang. Nung makita ko sa Reddit, ang dami palang nakukornihan kay Brad Jotel. Hindi lang pala ako. Nakasumpong ako ng kakampi. Hindi pala ako nag-iisa. Akala ko noon masamang tao na ako. Akala ko noon iba na ang diwa ko. Hanggang sa matuklasan ko, matuklasan ng isang kapatid, nakilala ko si Brad Adel,
natuklasan namin sa isa't isa, hindi pala kami nag-iisa. Ayun. Kala natin, tayo lang ang nakakapuna. Marami pala tayo. Hanggang ngayon, 5,000 mahigit na ang subscriber ng Reddit. Na, kala natin tayo lang ang nakakapansin na OA si Bro Jotel. Marami pala tayo. Kala natin, tayo lang may tanong kung bakit opo lang ng opo, kuya, itong sinasipyo at mga KNP. Pati pala tayo, nakakaramdam ng ganong pagtatanong. Ngayon, kung nakaramdam tayo ngayon ng pagbabago, natural lang na maghanap tayo ng kasagutan. Parang relasyon po ng magulang sa anak at relasyon ng babae sa asawa sa kanyang lalaking asawa. Brokoli, may asawa ka, unsatisfied may asawa ka, pakinggan niyo po ako sa piraso sa bagay na ito. Kilala mo ng matagal ang asawa mo. May napapansin kang pagbabago sa kanya. Hindi ka na nagiging komportable sa pakiramdam mo sa asawa mo. You feel like there's something unusual. At bilang anak naman, na itatanong mo sa sarili mo, Mama, bakit ganun si Papa? Bakit parang nag-iiba na siya? Hindi ba legit na questions yun, Broccoli? Apo, legit. Oo. Well, kung nakakaramdam ngayon ng yung asawang babae ng kakaiba sa kanyang asawa at yung mga anak, i-apply natin kay Kuya. Ganun din po kayo, Kuya Daniel. Bakit ganyan ka na? Ano po ang nangyari? Pero ano po ang sagot mo? Sa halip na sagutin mo ang tanong ng bayan, iminamarka mo sa amin na kami ang may diferensya. Pag duda, i-block nyo yung mga may duda. Pag naiiba ang diwa, layuan nyo yung mga naiiba ang diwa. Ibalik natin sa usapin ng mag-asawa. Ganyan ba ang dapat na maging pakikitungo ng lalaki sa asawa niyang babae kung nagkakaduda ang babae? Halimbawa, unsatisfied. Halimbawa lang, ako yung iyong katipan, pabiyak ng puso. Nakikita mo sa akin, nagbabago ko. Ngayon, hindi ba makatwiran ng satisfied magtanong ka sa akin at lapitan mo ako at alamin kung bakit ako nagbabago? Tama ba ako sa punto na yun? Opo. Ngayon. I-apply ko ngayon, unsatisfied, yung sagot ni Kuya. Paano kita sasagutin? Sasagutin kita ng ganito. Sa halip na sagutin ko yung tanong ng bayan, yung tanong mo, sa halip na kausapin kita bilang asawa kong babae, ang sasagot ko sa'yo, bakit duda ka? Kung meron kang nakikita ang iba, eh di sumama ko sa kanya. Make my day. Anong sagot mo? Satisfied? Parang hindi pinahalagahan yung pagsasama namin. Baliwala ako sa kanya. Apply parang natin kay Kuya. Apply natin kay Kuya. Kung yan ngayon, Kuya, ang sagot mo sa mga nanghihingi ng sagot sa mga tanong nila. Ayaw niyo sa akin magpaakay? Duda kayo? Go ahead. Make my day. Ayun. Diyan sa usapin na yan, ganyan ba ang dapat na maging pakikitungo ng lalaki sa asawa niyang babae pag nagkakaduda? Halimbawa, kung kausapin ka ng asawa mong babae, alam mo, mahal mo, may napapansin ako sa iyo, asawa kong lalaki, ganito, ganito, ganon at ganon. Matatwiran bang sagutin mo ang asawa mong babae ng bakit duda ka? Kung meron ka nakikita sa akin, ay di tumama ka sa kanya. Palagay mo, mas okay siya. Doon ka pupunta. Tinatanong ka ng mga anak mo, Papa, bakit dati ganito ka? Bakit ngayon nag-iiba ka na? Bakit? Ano isasagot mo bilang padre di pamilya? E di kung ayaw nyo, lumayas kayo. Matino bang sagot yan ng isang asawa sa asawa at ng padre di pamilya sa mga anak niya? Hindi ba ang dapat ay kausapin ng asawa yung kanyang asawang babae na nagkakaroon ng duda sa kanya? Hindi ba dapat gano'n ang mangyari? Kung totoo man yun, yung issue na yun. At hindi ba mas maganda na kung may malimang nakikita sa iyo ang asawa mo at mga anak mo, hindi ba mas magandang humingi ka ng tawad at magbago kung may buong kailangan dapat baguhin? Hindi matama ang magpakumbaba. Hindi kawalan ng dignidad kung pakakitaan ka ng kahinaan bilang isang lalaki. Bilang isang lalaki, Broccoli, marunong ka bang mag-story sa asawa mong babae? Opo.
hindi ba magdadagdag pa sa'yo ng pogi point yun? Dahil nagpapakilala kang tao ka rin na mayroong kahinaan. Apo. Kaya ka po naming intindihin, kuya. Kaya ka naming unawain. Hindi ka kasing husay ni Beth. Naiintindihan po namin yun, kuya. Alam namin yun. Si Beth matinik sa talata. Alam namin, kuya, hindi ka ganun. Pero kahit hindi ka ganun, kaya ka naming intindihin. Kaya ka naming tanggapin kung ano ang kakayahan mo. Ang hindi lang namin matanggap, nakatago ka sa pagbabalat sa'yo. Nagtatago ka sa katotohanang hala mo kung sino ka. Pero basyo lang naman ang laman. Masakit na salita nang gagaling sa isang tulad ko na sumampalataya sa MCGI, sumampalataya sa Brother Eli, at sumampalataya sa'yo. Masakit na salita, pero yun ang reality. Kaya yung mga pananalita mo na kung meron kayong alam at may nakikita kayo, eh di dun kayo. Well, gusto ka lang po naming i-remind. Hindi po yun pananalita, kuya, ng isang nagmamahal. Salita po yan ng isang tuwail, ng isang taong walang planong italba ang buhay niya, ang pamilya niya, at ang mga anak niya. Salita po yan, kuya, ng isang rebelde na walang pagmamahal. Pasensya na. Kung talagang mahal mo ang bayan ng Diyos, kausapin mo ang bayan. Lumabas ka sa bayan, gamutin mo ang sugat ng bayan. Paghilungmin mo, kuya, ang nararamdaman ng mga inaakay mo. Sad to say, ginamit mo yung salita ng Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, kayo, gusto niyo bang magsialis din naman? Alam mo, napilitan akong basahin yung salita. Hindi naman ako Bible believer na masasabi, pero napilitan akong basahin yung sait ng Juan. Alam mo, nakita ko lang, Brokoli, maghunos dilip po tayo, kuya. Una, hindi po ikaw ang Panginoon para gamitin mo yung karapatan na yan. Ikaw po ay alipin gaya ng sinasabi mo sa bayan ng Diyos. Pero totoo nga bang ikaw ay alipin? O sinasabi mo lang yan para masabing ikaw ay nagpapakumbaba? Kasi kung totoong alipin ka ng kapatiran, hindi mo pagwiwikaan ng bayan ng ganyan. Bro, ulit na nakita mong aral ng MCGI, sino ang alipin? Di ba mga manggagawa? Opo. Sino tinuturing na Panginoon? Si Kristo. Di ba yung pinaglilingkuran? Opo. Di ba yung kapatiran? Yung itinuturing natin, mas mahalaga eh, di ba? Pinaglilingkuran natin ng mga kapatid at sinasabi natin mga alipin lamang kaming walang kabuluhan. Ayun, alipin tayo ng kapatiran. Pero kaya mong pagsabihan yung pinaglilingkuran mong bayan, magpialis kayo kung ayaw nyo. Ganun ka ba bilang alipin? Parang kakatwala tayong magsasalita ang alipin sa kanyang Panginoon. Magpialis kayo kung ayaw nyo. Kuya, magulos dili po muna tayo. Si Kristo po yung nagsalita. Si Kristo po yun. Anak po ng Diyos yun. Ilagay po natin ang sarili natin sa dapat nating kalagyan. Pangalawa, sana maintindihan natin kung sino ba yung mga alagad na nagsialis. Eto, makikipagtintabi ako sa iyo, Abrocoli, ha? Medyo biblical tayo ngayon. Yung mga alagad na umalis. Kasi meron dyan mga umalis talaga, Brokoli, eh. Meron naman talaga mga alagad na umalis, eh. Nandiyan pa ba si Onesiphorus? Ano lang ang birth ulit, Onesiphorus, yung mga nagtialis na mga miyembro? Mga nagtialis noong nangangaral si Kristo. Nasa Juan niya tayo na, Brokoli, eh. Nasa kapitulo 6 ng Juan. At ang versikulo ay 70, kung pwede nating ma-i-flash sandali sa screen. Ayan. Marami nga sa kanyang mga alagad nang kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito, sino ang makaririnig noon? So dito sa pangangaral ni Kristo na ito, pinangangaral niya kasi rito, yung kakainin mo yung laman niya, iinumin mo yung dugo niya. Parang hindi ka lang matanggap yun ng mga Hudyo, ng mga tagasunod ni Kristo. Eh, ang bigat naman ng pananalitang ito. Sino makakarinig niyon? Kumbaga, sino makakatanggap ng pananalitang ito? Ayun.
sa pagpapatuloy sa 61. Natapos pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbubulong-bulungan ng kanyang mga alagad tungkol dito, sa kanila itinabi, makakapagpatitod ba ito sa inyo? Tuloy. Gaano pa kaya? Ano nga kung makita ninyong umakit ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Eh kung yung sinasabi ko, nakainin niyo yung aking laman, inumin niyo yung dugo ko, nakakapagpatitod sa inyo. Eh paano kung makita niyo pa akong umakit doon sa langit? Kung saan ako nang galing nung una. Baka lalo niyong hindi matanggap yun dahil makikita niyo lilipad na ako at mawala na ako rin sa planetang mundo. Eh baka lalo kayong matito doon at hindi niyo yun matanggap. Eh yun naman yung mga salitang espiritual ni Kristo eh. Ang sabi sa 63, ang espirito ang bumubuhay. Yung kakainin niyo namang laman ko na bubuhay sa inyo, espirito naman yon. Yung panlaman, walang pakinabang doon eh. Yung tinapay na panlaman, pag kinain mo yan, dadaan lang yan sa tiyan, tutuloy sa daanan ng dumi. Yung mga salitang tinalita ko sa inyo, espiritu yan. Ano pa? At pawang buhay. Sa 64, ang sabi, latapot may ilan sa inyong hindi nagsisimpalataya. Sapagkat talastas na ni Jesus, buhat pa ng una, kung sino-sino ang hindi nagsisimpalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. Tapos, at sinabi niya, dahil dito'y sinasabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban ang ipagkaloob sa kanya ng Ama. Ayun, nung sabi ni Kristo yung mga statement na yon, dahil dito, dinagdag niya pa tong statement na to, hindi kayo makalalapit sa akin. Wala nyo, malalapitan nyo ako directly maliban na kung ipagkaloob sa kanya ng Ama, makalalapit kayo sa akin. E ano naging reaksyon ng mga nakikinig na mga alagad? 36. Ang sabi niya, dahil dito, marami sa kanyang mga alagad nagtitalikod, hindi na nagtitama sa kanya. Ayan. Dito kung mapapansin mo, may mga tumalikod talaga eh, at hindi na sumama sa kanya. Sino ba yung mga tao na yan na tumalikod at hindi sumama sa kanya? Kung napansin mo, Broccoli, sa isang Juan yan, ano? Kung babasahin mo ang Juan mula sa umpisa ng kabanata, makakarating ka sa Kapitulo 4. Yan, nandiyan yung record na ginawa ni Kristo, na ginawa niyang alak yung tubig. Doon sa 4, mapapansin mo na doon yung kinausap niya yung babaeng Samaritana na umiigib ng tubig doon sa balon niya po. Ayun. Tapos nagpagaling siya ng sakit doon sa pinuno ng pamahalaan sa may Kapernaum. At may lalaki din doon na taga Bethsaida na pinagaling ng Panginoong Hesus. Diyan kung mapapansin mo, sa mga unang kapitulo, marami siyang ginawa eh. Nagmilagro siya. Nagpagaling ng may sakit. At diyan sa kapitulo 6, nagpakain siya ng libo-libo. Ayan, yan yung pinakikita nung kasama natin sa technical side. Marami ngayon na-convince sa umpisa ng ministeryo ni Kristo. Maraming tumulog sa kanya. Bakit? Dahil sa milagro, kumaling sa sakit, dahil nabutog, pero hindi naman talaga sumasampalataya. Ayan. Sa 64 yung binasa natin kanina. Na alam naman ni Kristo na hindi naman talaga sumasampalataya. Ngayon, kaya yung mga nagtialis dahil nabigat yung pananalita ni Kristo, hindi talaga yung lubos na sumasampalataya. Pero balik natin sa MCGI. Yung lumalayas ngayon sa MCGI, palagay mo, Broccoli, sumasampalataya o hindi? Sumasampalataya kay Kristo yon. Palagay ko. Kasi dikada-dikada na yun eh. Ilang taon ka Broccoli sa MCGI bago ka umalis? 2022 ako umalis eh. So, 2001. 21 years. 21 years ka bago umalis. Eh, yung mga nagtilayas nung una sa panahon ni Kristo, mga Hudyo, eh, bagong ministeryo pa lang yun eh. Na-convince nga yun dahil sa pagkain eh. Kaya nyo lang naman ako hinahanap, sabi ni Kristo, hindi naman dahil sa mga tandang nakita nyo sa akin eh. Kaya nyo ako hinahanap dahil nabusog kayo. Yun ang intention nyo, kaya nyo ako hinahanap. Kasi gusto nyo, mapagaling kayo sa sakit. Hindi naman kayo tumatagpalataya talaga. Kaya yung mga umalis, hindi naman kayo tumatagpalataya yun eh. Ayun, sa 628, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nakitang mga tanda.
kundi dahil sa kayo nagtikain at tinapay, kayo nabusog. Hindi ang intensyon nyo, kaya hanapin ako dahil nakikita nyo sa akin yung tanda ng pagiging anak ng Diyos. Hindi. Kaya nyo ako hinahanap at nabusog kayo sa tinapay na binahagi ko para sa inyo. Kaya nyo ako hinahanap. Kaya yung iba doon na talagang umalis, hindi tayo napapasampalataya. I-apply mo sa MCGI, eh ang mga nasa MCGI na umaalis, mga sumasampalataya eh. Unsatisfied, ilang taong ka sa MCGI? 24 years. 24. Kita mo na? Si Conscious Scale, ilang taon sa MCGI? Si Dana, ilang taon? Si Adele, ilang taon? 20 mahigit. Kuya, ang nag-aalisan po sa MCGI, dekada-dekada. Huwag mong i-apply dito dahil itong mga itong nag-aalis, hindi mo naman ng palataya ang mga umaalis po, mga sumasampalataya. Kaya lang, sa kanilang pagsampalataya, nagkakaroon sila ng sakit sa pananampalataya. At normal yon na magkaroon ng sakit sa pananampalataya. Magkaroon ng pagsubok sa pananampalataya. Normal po yon na magkaroon ng alinlangan. Sa mga katulad po namin nagkakaroon ng alinlangan, ano ba ang utos ng Diyos? Ang utos ba ng Diyos sa aming mga nag-aalinlangan, umalis? Basahin nga natin kung ano ang utos ng Diyos. Patintabi, broccoli, biblika lang. Uda, 1:22-23. Ano ang sabi ng Diyos sa mga taong nagkakamali, naliligaw, nag-aalinlangan? Ang sabi, ang ibang nag-aalinlangan, inyong kahabagan. Dapat pala sa amin na mayroong alinlangan at may duda, dapat pala sa amin kinakahabagan. Hindi pala dapat sa amin ibinablock. Naiintindihan mo po kuya, KNP, hindi nyo kami dapat i-block. Hindi nyo kami dapat itakwil. Dapat kami kahabagan. Kung sakaling papunta kami sa apoy, ano dapat nyong gawin? Tuloy. Ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. Papunta kami sa apoy eh. Pero anong utos sa inyo? Agawin nyo kami sa apoy. Ba't nyo kami tinutulak sa apoy? Bakit? It will make your day pagka umalis kami. E ba dapat agawin nyo kami sa apoy? Hindi ba inyong dapat kahabagan nyo kami na may takot? Hindi ba dapat gano'n ang inyong gawin? Pero ano ang bokabularyo natin? Ang bokabularyo natin ngayon, pagka mayroong iba na may alinlangan, magbibigay lang ng duda sa'yo, huwag mo nang i-entertain, kapatid. I-block mo na yan. Ganun ba ang utos sa panahon ng Bagong Tipan? Hindi na ba natin nababasa ang sulat ni San Pablo? Minsan binabasa natin ang talatang ito pag nagpapaalalahanan tayo sa tinatawag nating unang pag-ibig. Binabasa natin ito. Unang Tesalonica 5:14. Ang sinasabi ni San Pablo sa mga kapatid sa Tesalonica, ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, inyong paalalahanan, ang mga manggugulo. Palagay mo na kuya, manggugulo na kami. Oo na, pasaway na po si unsatisfied. Oo na, masakit na sa ulo si Conscious Scale. Palagay mo na, pero ano ba ang dapat sa amin? Ang tapi, paalalahanan ang mga manggugulo. Palakasin ang mahihinang loob. Alalayan ang mahihina. Bakit nyo kami tinatadyakan? Maging matagpahinuhod kayo sa lahat. Magpapahinuhod ba ang ginagawa nyo ngayon sa buong kapatiran? Hindi. Nagkakamali kami, nagkakasala kami. Ano ginagawa nyo? Ibinubulid nyo pa kami sa pagkakasala? Hindi ba dapat sa halip na i-block nyo kami dahil nagkakasala kami? Ganito ang dapat nyo gawin. Unang Juan 5:16. Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid nagkakasala ng kasalanan ng hindi ikamamatay, idalangin niya siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay ukol sa nagkakasala ng kasalanan ng hindi ikamamatay. May kasalanan ng ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Unang Juan 5:16. Yun ang utos. Pag may kapatid na nagkakasala, ang dapat po idalangin. Sa halip na pagkismisan natin siya, alam mo, yung kapatid na yan, wala, matitito rin yan. Huwag kayong sasamar yan.
Di ba maraming ganyan sa loob ng MTBI? Pagka na-branded ka na, ay, yung ganyan, naku po, nanonood kay Broccoli TV yan. Huwag kayong sasama riyan, kapatid. Mahihibuan ang diwa nyo riyan. Nagbabasa ng Reddit yan. Huwag kayong magpapakampante-kampante riyan. Bakit? Baka ang inyong diwa mahawahan yan. Sa halip na pagchismisan nyo sa lokal, di ba ang kapatid na nagkakasala ng hindi naman ikamamatay? Di ba dapat dalangin nyo? Kahit kayo dalangin nyo na ginagawa nyo, ichinichika nyo. Pinagchichismisan nyo. Kayo ba ngayon ang bayang sa Diyos na iglesyang inaniban nyo di umano na nasa Biblia? Palagay mo na, halimbawa, nagkasala na po ako. Halimbawa, branded na ako. Nanonood na ako sa Broccoli TV. Ano gagawin nyo sa akin? Di ba ang ginagawa nyo? Pinapablock nyo na ako? Eh ano ba ang utos ng Biblia? Pagka nakita mo ang kapatid nagkasala, nagkabali sa uno ng Galatia. Ganito po ang nakasulat. Basahin natin ang sulat ni Pablo sa mga kapatid sa Galatia. Ang sabi niya, mga kapatid, kung ang sino man masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu, inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan. Inyong pagwariin ng inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Kung halimbawa, natukso ako. Ayokong manood ng Broccoli TV. Pero natukso ako. Natempt akong manood. At nung nanood ako, nasanay ako. At nung masanay ako, hinahanap-hanap ko ang podcast ng Broccoli TV. Nasumpungan niyo po ako, mga kapatid, sa pagsuway. Ang sabi ni Pablo, kung ang sino man masumpungan sa anumang pagsuway. Anuman ha? Anuman, wala nang letra yan. Anumang pagsuway. Talagay mo na mabigat ng kasalanan ang pakikinig sa Broccoli TV. Ano utos sa inyo? Kayong mga sa Espiritu, kayong mga manggagawa, kayong mga opisyalit, kayong mga KNP, inyong papanumbalikin ang gayon. Sino? Yung mga sumuhay. Papanumbalikin nyo sila sa Espiritu ng kahinhinan. Nawala sa kanila yung Espiritu ng kahinhinan, pabalikin nyo sila ron. Samantalang pinagbabalik loob nyo sila, wariin nyo sarili nyo. Baka ikaw rin ay matukto. So ang pagkakasala kong nagawa, bunga lang ng pagkatukto. So may kapatawaran pa. Pero ano ginawa nyo? Tinutulak nyo kami lalo sa hukay. Ibinabaon nyo layo kami sa komunoy. Ipinapalagay nyo kaming masasamang tao, mga walang moral, mga taong hindi umiintindi sa Diyos. Makadiyos pa rin kami. Kaya lang, nagkaroon lang ng sugat ang pananampalataya namin. Dapat ba kami ang magsabi nito sa inyo? Hindi ba dapat alam nyo yan at ganyan ang sabihin nyo sa amin? Pero bakit baliktad? Kami ang nagsasabi sa inyo ng mga talatang ito. Nakalimutan nyo na ba ang mga talatang ito? Nagtatanong lang naman. Ngayon, kung ganyan ang aral sa buong iglesia at sa buong kapatiran, tanungin natin si Kristo. Si Kristo, Panginoon, kung meron pong taong gusto namang lumapit sa iyo, gaya ko, meron lang naman akong tanong, gusto ko lang naman lumapit. Kaya lang ang tag sa akin parang masama, para akong natataboy sa kapatiran. Si Kristo ba? Pag may gustong lumapit sa kanya, paano ang take ni Kristo pagdating diyan? Basahin natin ang isang talata ng Juan 6 at 63. Ganito po ang ating mababasa. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa talatang ito ay ganito. 6 ng sa Juan 6:37, ganito ang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa kanyang ulat, mababasa natin sa Biblia. Ang lahat na ibinibigay sa akin ng Ama ay magtitilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan, hindi ko itataboy. Sana mapansin ng kuya ang pangapananalitang ito na nanggaling mismo sa Panginoong Jesus na Panginoon ko at Panginoon ng kuya natin. Panginoon ng KNP, Panginoon ng mga opisyal, Panginoon ng mga nasa Reddit. Naniniwala kami, ito lang kinikilala natin Panginoon. Sabi ng Panginoon, lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, magtitilapit sa akin. Gusto kong lumapit sa Panginoong Jesus. Nararamdaman ko, binibigay ako ng Ama kay Kristo. At ang lumalapit sa akin, sabi niya,
sa anumang paraan hindi ko itataboy. Kaya nga 20 taon na si Broccoli eh. Pero nawala siya. Yung ibang kapatid 10 taon, nawala. Kasi itinaboy niyo kasi sila eh. Ako, mahigit dekada na rin. Gusto ko lumapit, pero nakakatakot. Baka kanyo kasi ako itaboy. Dahil yan ang naririnig ko pagka nagkakaroon tayo ng teksto. Pero si Kristo, sabi niya, sa anumang paraan, hindi ko kayo itataboy. Ganon pinahalagahan ni Kristo ang kanyang mga anak. Kaya yung binasa ni Broccoli kanina, basahin natin uli. Hindi lang tinuloy ni Broccoli eh, pero may makikita kang magandang talata dun sa talata na yung Broccoli, kung itinuloy mo lang yung sita. Mateo 18G. Ganito ang ating mababasa. Ingatan ninyong pawalang, huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit nakakakitang palagi ng mukha ng aking ama na nasa langit. Dito, yung mga kapatid sa loob ng iglesia, huwag niyong papawalang kabuluhan, sabi ng Panginoon. Kasi yung mga anghel niya sa langit nakakakitang palagi ng mukha ng aking ama na nasa langit. Tuloy. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Tuloy. Ano ang akala ninyo kung ang isang tao ay may 100 tupa at maligaw ang isa sa mga yaon? Hindi ba iiwan niya ang 99 papasa kabundukan at hahanapin yung naligaw? Di ba gano'n naman ang normal? Meron ka ngang 100 tupa. Nandyan ang tupa mo eh. Hindi naman nawawala eh. Pero may isang nawawala. Hindi ba ang gagawin mo, iiwan mo yung 99? Pupunta ka sa bundok, paharahanapin mo yung naligaw. Tuloy. Kung mangyaring masumpungan niya, katotohanan tinatabi ko sa inyo, magagalak ng higit dahil dito. Kaysa sa 99 na hindi naligaw. Mas mararamdaman yung satisfaction eh. Pati yung 99, di naman naligaw yun eh. Pero yung itang naligaw, nakita niya, mas matutuwa si Ron. Ano sabi sa pagpapatuloy sa 14? Sabi niya, gayon din na hindi nga kalooban ng inyong amang nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Gusto ba ng Diyos na may mapahamak sa maliliit na tupa niya sa kanyang kawan? Palagay niyo na po na wala kami, ba't di niyo na kami hinanap? Ano, wala na kayong kibir, si Broccoli, yaan niyo na lang. Yaan mo ng atista yan. Loko pala yan eh. Si Adele, yaan niyo na yan. Si Raul yun eh. No, they're satisfied. Yung mga kapatid sa loob ng MTGI, ano, pabiyaan niyo na sila? Yaan niyo na po kami? Sabi ng Diyos, sabi ni Kristo, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na isa sa maliliit na ito mapahamak. Ayun, natutuwa pa pagka nawala kami sa MPGI. Nakakalungkot. Yan ba ngayon ang diwa ng kapatirang inaniba namin? 10 years ago? 20 years ago? Nakakalungkot isipin na marinig sa isang pastor namin ngayon, go ahead, make my day, na ang kahulugan pala nun, ibigay niyo ang kaligayahan ko. Kung mawala pala kami, kaligayahan mo at bumawas ng sakit ng ulo mo. Si Pablo, nung may kapatid na nagdaramdam, ano naramdaman ni Pablo? Tingnan natin kung kasuwato ng leader ngayon. Basahin natin ang naramdaman ni Pablo nung meron siyang inaakay sa unang iglesia na sakit ng kanyang ulo. Basahin natin. Sinabi ba ni Pablo, go ahead and make my day, magsialis kayo. Si Pablo, ano naramdaman niya nung merong kabalitahan na nararamdaman si Pablo sa iglesia. Basahin natin ang ikalawang Korinto 11:28. Ganito po ang nakasulat, mga kapatid. Bukod sa mga bagay na yaon, ay may umiinis sa akin sa araw-araw ang kabalitahan sa lahat ng mga iglesia. Gaya ni Brad Eli, nababalita si Brad Eli sa lahat ng iglesyang inakay niya sa ating panahon. Araw-araw yon, umiinit sa kanya. Siguro ganyan din ang nararamdaman ng ating kuya. Araw-araw, may umiinit sa kanya. Nababalita siya sa lahat ng mga iglesia. Pero yung kabalitahan na yon, yung umiinit na yon kay Pablo araw-araw,
Ano naramdaman ni Pablo sa kapatid pagka meron siyang nakikitang nadadamay 29? Sino ang nanghina at ako'y hindi nanghina? Sino ang napapatitod at ako'y di nagdaramdam? May kapatid sa iglesia, nanghihina, normal yun. Kahit anong lakas mo, kahit anong great mo sa mundo, manghihina at manghihina ka pa rin. Kahit anong husay ng basketball player, napapagod din. Kahit anong tibay ng pananampalataya mo, manghihina ka rin. Darating din ang panahon, makakaramdam ka ng katitiruran. Pero ang mararamdaman ng mga ngaral ng pakikitungo nyo sa'yo pag nanghihina ka, kapatid, gaya ni Pablo, sino ang nanghina at ako'y hindi nanghina? Nanghina kayo, kapatid, kahinaan ko yun. Kasi kaligayahan ng mga ngaral na yung kanyang inaakay, makita niyang lumalakad sa katotohanan. Sino ang napapatitod at ako'y hindi nagdaramdam? Nagdaramdam ang loob ko pag may napapatitod. Ano nararamdaman ni Pablo? Nakakaramdam siya ng tunay na pagmamahal sa kapatiran. Kuya, tanong mo sa sarili mo. Sino ang napatitisod at ako'y di nagdaramdam? May mga natitisod sa'yo. Nagdaramdam din ba ang loob mo? Nalulungkot ka rin ba? Dahil may kapatid na natitisod at nagdaramdam sa'yo. Ano nararamdaman mo, kuya? Baka ang nararamdaman mo, nagagalit ka. Ano nararamdaman mo? Namumutawi sa bibig mo. Kung ayaw niyo magpaakay, go ahead, make my day. Pabawasan kayo ng sakit ng ulo ko. Masakit na salita, kuya. Hindi kasi ganyan ang salita ng isang tunay na nagmamahal sa kanyang mga inaakay. Tao yan, ang Diyos. Ano nararamdaman ng Diyos sa mga taong mahihiwalay sa kanya? Ano nararamdaman ng Diyos? Puntahan natin ang Malakias, Kapitulo 3, Versikulo 37. Ito naman ang nararamdaman ng Diyos. Turiin natin ang pakiramdam ng Diyos sa mga taong nahihiwalay sa Kanya. Nang magkagayon, silang natatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig. Isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya sa kanila na natatakot sa Panginoon at gumugunita ng kanyang mga lakad. Tuloy. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa araw na aking gawin, sa makatidbagay isang tanging kayamanan, akin silang panghihinayangan na gaya ng isang tao na nanghihinayang sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Ayan. Ang Diyos, nakakaramdam siya ng panghihinayang. Kaya sabi ko kay Broccoli kanina, Broccoli, baka pwede, podcast naman tayo. Kasi nalulungkot ako. Kasi ang daming kapatid, nababasa ko, tumatama ang loob eh. Pamilya na akong umalis. Ang dami nilang dinugol na taon sa MCGI. Ako nang hihinayang sa mga panahong dinugol nila. Sabi ko kay Broccoli, baka pwede, sagutin ko lang kapiraso. Kasi ganun ang nararamdaman ng Diyos eh. Nanghihinayang siya eh. Kami po na naaalit, nagkakaroon ng duda. Ikaw ba nanghihinayang? Tagal namin naglingkod. Kami nanghihinayang. Pero bakit ikaw? Ganun ka na lang magbukas ng salita. Palagay mo na halimbawa, may mga kasalanan na kami. Palagay mo na atiista na nga si Broccoli. Si Broccoli ba, hindi na natin dapat papagbalik yung loob? Alam po, hindi na magbabalik loob yan. Kahit anong gawin mong kulam kay conscious skill, di mo na yung mapagbabalik loob. Pero yung mga taong palagay mo na nakagawa na ng katalanan sa Espiritu, ano ba utos doon? Pakinggan natin ha, Apokalipsis Kapitulo 2, Versikulo 2. Eto, mga tao ito nakagawa na ng katalanan sa Espiritu ha. E tingnan natin, di ba ang katalanan sa Espiritu wala ng patawad? Ano sabi ng Biblia? Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis. Hindi mo matiis ang masamang tao. Sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila hindi gayon. Nasumpungan mo silang pawang mga bulaan. Tuloy. At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan. Hindi ka napagod. Tuloy.
Ngunit mayroon akong laban sa'yo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Yung mga nasa Reddit, unti-unti na pong nawawalan ng una nilang pag-ibig. Bukas makalawa, totally, wala ng pag-ibig yung mga yan. Pero kahit na mawala ang pag-ibig namin at iwanan namin ang unang pag-ibig, ang sabi ng Diyos, may laban sa'yo, may laban ako sa'yo, iniwan mo una mong pag-ibig. May chance pa ba? Kahit iniwan na yung unang pag-ibig, tuloy. Kaya, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magtisi ka. Gawin mo ang iyong unang gawa. May pag-asa ba? Kahit na iniwan mo na yung una mong pag-ibig, palagay mo na nakagawa ka na ng kasalanan sa Espiritu dahil iniwan mo na yung una mong pag-ibig. May pag-asa ka pa, kapatid. Huwag kang magpakalublog sa impyerno. Alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magtisi ka lang. Gawin mo una mong gawa. Binibigyan pa ng Diyos ng chance yung mga nakagawa na ng kasalanan sa Espiritu Santo. Eh kami naman, di pa naman kami nakakagawa ng kasalanan sa Espiritu Santo. Pinagbabablock-block nyo na kami. Anong sense, kuya? Kayo ngayon ang humatol sa mga talatang narinig nyo, mga manggagawa, mga KNP, nagtatanong lang kami. Mga kasalanang nagawa sa Espiritu Santo, binibigyan pa ng Diyos ng chance magbalik loob. Kami po, nasa loob pa kami ng MPGI. Meron lang kaming tanong. Ano utos sa amin? I-block. Umalis kami? You made my day. Hindi ba kami masasaktan? May puso kami. Hindi kami pusong bato. Kaya halimbawa, well, halimbawa, nakikinig ka na talaga sa Broccoli TV. Nagbabasa ka na ng Reddit. May pag-asa pa ba? Bata. Nakasulat ba yon? Oo naman. Pakinggan niyo po sa Apokalipsis 2:14. Ganito naman ang ating mababasa. At sabi ng Biblia, datapot meron akong ilang bagay na laban sa'yo. Meron ka dyan na ilan na nanghahawak sa aral ni Broccoli ay ni Balaam. Siyang nagtuturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harap ng mga anak ni Israel, magtikain ng bagay na inihain sa Diyos-Diyosan at makiapid. Eto, iglesia sa Asya, nakikiapid na. Kumakain na ng bagay na inihain sa Diyos-Diyosan nang hahawak na sa aral ni Balaam. Nang hahawak na sa aral ni Broccoli at tista na. May pag-asa ba? Tuloy, kung may pag-asa, may chance? Gayon din naman, mayroon kang ilan ng nanghahawak sa aral ng mga Nicolaita. Nakikinig kay Precious Girl. Ano sabi? May pag-asa ba yan? Tuloy. Ano sabi sa pagpapatuloy? Nagsisi ka. Kung walang pag-asa, ba't naman pinagsisisi pa? May pag-asa, wala. May chance. Kaya kuya, yung mga nasa labas ng iglesia, may chance. Ito, nasa loob pa. Tinitiktin nyo na. Ano pa naman? Nasa ng pagmamahal nyo sa buong kapatiran? Sagutin nyo, mga KNP, mga manggagawa, lahat ng mga nakikinig na mga matitikas sa Biblia, nasan ang tikas natin sa mga palatang ginagamit natin ngayong gabi? Sana kuya, bilang panghuling pananalita, kung hinayangan mo ang mga kapatid na nakakaranas ng suliranin sa kanilang pananampalataya, sagipin mo ang sugat ng bayan. Huwag kang magbulag-bulagan. Abutin mo ang kamay ng mga taong may hinanakit. Huwag mo silang palayatin. Tanggapin mo sila gaya ng pagtanggap ng Panginoong Hesus. Yan po ang ating paksa ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa amin po mga panauhin, hindi po kami tumatanggap ng tulong pinansyal sa hindi pa po namin kapatid sa pananampalataya. Samantala tayong magkakapatid, tayo po ay magtulong-tulong. Sige, Broccoli, patugtugin ang awit sa abul yan. Hanapin ko. Hindi ko makita. Ang ganda, grabe, goosebumps. Pwede, hindi palang baksa na 30 minutes lang. Iba naman. Ang masakit, ano?
The Dark Knight, ang masakit, yung tatawagin ka pang tik-tik. Na alam mo, hindi ka naman tik-tik. 30 years ka doon, tik-tik ka. Anong kalokohan yun? Sakit, diba? Ayan, kuya. Sakit, diba? Pinasok ng lihim. Tsaka ano, bro, Dark Knight, hindi ako 80s ah. Ano lang ako. Nung namatay si Bess, Christian ako noon. Kung ano, kung lalagyan mo label, baka pandeist ako. Nag-evolve na lang ako ngayon. Yeah. Just to clear that up. Alam ko, joke lang. Tumasang loob ko sa teksto ni Dark Knight. Pwede pa pala magbalik loob. Magsisilang. Galing, kompleto. Okay na ba? Speechless. Speechless. Walang masabi. Grabe.